today, sasabihin ko sa inyo kung paano kayo dapat magsimula sa pag-aaral ng Japanese. Okay? So, nakikita nyo ngayon yung book na gagamitin natin at mga materials. At sasabihin ko sa inyo kung paano dapat mag-start. Itong book na to, yan, medyo matanda na siya. Kapansin nyo, medyo napaglumaan na. Pero galing pa ng Japan niya, nakauwi na ng Pilipinas. Minano ni Hongo. Pero syempre, bukod sa Minano ni Hongo, meron din tayong iba pang materials na gagamitin. Okay? Yan. And meron din ako mga soft copies. So, sa next video, mag-i-start na ng tutorial. Yun nga pala guys, na Facebook page na Japanese Tutorial Davao is ako po yung nagmamanage ng page na yun. So, nakalink yun dito sa aking YouTube account. So, paki-like na lang po at pwede kayo mag-message kung meron kayong mga messages, mga comments, questions, suggestions na gusto nyong iparating sa akin. Pwedeng-pwede po. Gusto ko na malaman din yung mga opinion nyo, yung mga gusto nyo pang malaman, gusto nyo pang mapag-aralan regarding sa Japanese. Okay? So, ano ba yung unang dapat mong pag-aralan? Or, paano ka mag-i-start? Saan? Para makapag-aral ka ng Japanese step by step. Okay, pinakauna muna na dapat nating malaman is yung self-introduction. Okay? Hindi muna sa mga verbs, grammars, yun muna, self-introduction on how you will introduce yourself in Japanese. How will you say your name in Japanese? So, sana, i-jot down nyo or pwede nyo i-download tong video na to para makatulong sa inyo. Una muna is self-introduction. So, gagawin natin yan sa unang video, unang lesson natin. And then, next is, syempre, ay expressions. Basic expressions. Lahat ng mga basic. Okay? For example, ito may kita nyo sa harapan nyo. Yung mga good morning, good afternoon, good evening. Yan. So, meron dito yung writing. Yung hiragana. Romaji. And then, kung ano yung katumbas niya sa English. Yan. So, ito yung mga basic expressions. Bago tayo pumunta sa iba. So, first, ito dapat kabisaduhin, i-memorize, before lumipat doon sa writing. Kasi, after ng basic expressions, ang next natin gagawin is writing. Hindi naman kanji agad eh. Katakana, hiragana, and then kanji. So, before kayo pumunta sa kanji, kailangan kabisado nyo yung katakana at hiragana. At bago kayo pumunta sa writing ng katakana hiragana, kailangan kabisado nyo tong mga basic expressions. Huwag kayo mag-alala, ipopost ko ito. Kung hindi sa YouTube account, dun sa Facebook page ng Japanese Tutorial. So, right after ng writing, ng katakana, then hiragana, okay, mag-start na at the same time, right after na na, kailangan makabisada muna yun bago tayo tumalun sa kanji. Siyempre, yung mga simple naman na kanji, hindi naman yung mga mabibigat agad eh. Kasi siyempre, kapag nag-exam nga ng JLPT, meron niyang parang stages, merong level. May N5, 4, 3, 2, 1 ang pinakamataas. So, siyempre, dun tayo muna sa N5. So, itong mga books na to, for sure, pag natapos ito, pwede na kayo makapasa ng N4. N4. At, ito pala eh, papakita ko sa inyo. Ito magandang gawin. Ito yung copy ng hiragana. Sa likod niya, katakana. Ayan, pina-laminate. Ganyan siya. Maganda, meron kayo nito. Pwede kayo makapag-download.
online, i-type nyo lang sa Google, katakana hiragana, sample templates, mga ganun. And then, pag makapag-print kayo ng ganito kalaki, short or letter size, ganyan, ipa-laminate nyo. Bakit? Kasi, pwede kayo dito mag-trace. Pwede nyo itong gawing isa sa mga materials nyo para makapag-practice. Yan. Meron din yan, tamang paraan kung paano mo siya isusulat. For example, yung N. Pag-ganon siya, and then, pag-ganyan. N. Okay. Sample lang naman. Kumbaga, bago tayo pumunta dito, maganda sana meron din kayong hawak na ganito. Kano lang naman, parang 50 pesos ata. Ganun ang laminate. Kung meron kayo. So, maganda, meron kayong copy na ganito para pwede nyo siyang i-trace. So, yan. So, syempre, kapag kabisado nyo na yan, huwag kayong tatalon muna ha, hanggat hindi nyo kabisado yung self-introduction and then itong basic expressions natin, huwag kayong tumulon dito sa next step na writing. Maganda, dapat kabisado mo na itong expressions. And then, after ng writing, saka natin i-start yung lesson ng Minano ni Hongo from lesson 1 to 25, ang isang book na ganito. So, pinapakita ko lang ganito yung itsura niya. Meron ako ring soft copy nito. Okay, mag-alala. So, ganyan ang itsura niya. Per lesson, may kita nyo sa left side may vocabulary. Sa first na pages ng lesson is vocabulary ipinapakita niya. And then sa likod, yung translation nun, sample sentences. And then, iba pa mga words, reference words, information. And afternoon is yung grammar na. And then, continuously. Hanggang, ang isang book is 25th until 25 siya. So, 25th lesson sa last. Kasi may part 2 ito. Kaya yan, may nananin ko 1 ito. So, may part 2. Yun yung 26 to 50. Siyempre, yun yung pahirap lang ng pahirap, diba? Natapos nyo, pwede kayo makapasa N4 or N3. Pero mas maganda, siyempre, marami pa kayong mga additional. At bukod doon, yung mga sample exams, mga template ng exams, lahat ng mga maupa nyo, i-download nyo para makapag-practice kayo. Okay, so ganun yung pag-start natin. At ganun dapat kayo mag-start ng pag-study ng Japanese. So, aside from doon, aside doon ay maganda rin na at the same time, manood kayo ng mga Japanese movies, kumilig kayo sa anime, manood kayo ng anime, mga Japanese song, sabayan nyo na para yun yung bawa na ikinig kayo ng mga Japanese salita para kapag nandun na kayo sa exam, kapag halimbawa Japanese or in Japanese yung pagsasalita doon kung paano yung gagawin, pati yung sa listening para ma-improve yung listening skills nyo is mas may enhance nyo yung skills nyo. Yun lang. And abangan nyo yung next video na i-upload natin. So, we will start na yung tutorial. Okay, pati yung mga materials, ilalagay ko doon kung saan nyo makikita. Or kung pwedeng ma-upload doon. And or, kung sa Facebook. So, ilalagay ko naman yung link doon sa, dito sa aking channel, yung Facebook account. Para doon, pwede kayo mag-message or kung doon ko mailagay yung mga downloadable materials. Okay? So, if you like this video, please don't forget i-like itong video na ito. Hit the like button. And don't forget to subscribe to my channel.
hit niyo na yung notification bell para lahat ng mga videos na i-upload ko regarding this is ma-notify kayo. At pag hit niyo ng bell, mayroon tatlong options dun kayo sa all para lahat ng video ma-notify kayo. Okay? So, until next time, until the next video, kung meron kayong mga comments, suggestions, mga questions, huwag mahiyang inagay po doon sa comment box. Yun lang. Maraming salamat.